So ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Para po sa video natin ngayon ay magluluto tayo ng creamy, milky and yummy maha blanca. Para po sa ating mga sangkap, ay gagamit ako dito ng malaking evaporated milk, isang lata. Isang lata rin po ng cream style corn kernel. And then, isang lata rin po ng condensed milk. Ito po ay 390 grams. And then, gagamit din po ako dito ng cheese as topping at dinurog na mani. Gagamit din po ako dito ng 1 cup ng white sugar, 200 grams or probably na nga 2 cups ng cornstarch, 3 cups coconut cream, and 3 cups ng water. Sa isang kaserola po, so take note po, hindi pa po ito nakasala, ilalagay po muna natin ang 3 cups ng coconut cream. And then, isang lata ng evaporated milk. And then, ilalagay ko na rin po ang isang lata rin po ng condensed milk. Ilalagay na rin po natin dito yung cream style corn. Isang lata din. And then, in water, pero magtitira po ako. Kumbaga po, ang gagamitin muna natin ay 1 cup ng water. And then, yung 2 cups na natitira ay pang-dissolve natin mamaya sa ating cornstarch. So, haluin lang po natin ito. At ngayon naman po ay i-dissolve or tutunawin na po natin ang gagamitin nating cornstarch. So, ang cornstarch ko po ay nasa 200 grams or probably mga 2 cups po ito. So, tunawin ko lang po ito para mamaya tunaw na siya na ilalagay natin. Okay, so kapag tunaw na nga po ay isa lang na po natin yung ating mixture kanina. So, take note po na huwag pong masyadong malakas ang apoy natin. Nasa low to medium heat lang po ito. So, haluin lang po natin hanggang sa kumukulo na po siya. Huwag nyo pong titigilan ng paghahalo para hindi po siya mamuo at masunog yung ilalim. And then, kapag kumukulo na nga po, ilagay na po natin yung ating tinunaw na cornstarch. At haluin pa rin po natin ng haluin kasi po baka po magbuo-buo or masunog po yung ilalim. So, continuous lang po ang paghahalo natin hanggang sa nararamdaman natin na pabigat na po siya ng pabigat. So, dapat guys, ganito po ang consistency ng ating maha blanca mixture. And then, ilalagay ko na po ito sa isang lalagyan. So, bahala na po kayo kung saan nyo po huhulmahin yung inyong maha blanca. Pwede nyo po itong hulmahin sa mga leche flan molders. Kung gagawin nyo po itong pangnegosyo. Kung sa mga handaan naman po, pwede pong ganito na lang. At maglalagay po ako dito ng topping na dinurog na mani. Sinangag ko muna po siya bago po siya dinurog or i-blender nyo na lang po. Optional lang naman kung gusto nyo po ng ganito. Or kung gusto nyo na lang po, cheese na lang para medyo madali. Nasa sa inyo po kung ano pong gusto nyo ilagay na topping dito. Pwede rin po kayo maglagay ng topping na sinangag na desiccated coconut. Lagyan nyo ng konting sugar. Kaya bahala na po kayo kung anong gusto nyo. O ilagay na topping sa inyong maha blanca. So, ako po, dinurog naman eh. So, naglagay na rin ako ng cheese. So, ito pong maha blanca natin, ito po ay pang negosyo recipe. Swak na swak po ito. Ito po yung tamang timpla, tamang sukat, so tamang texture. Ito po yung tamang measurement sa paggawa po ng maha blanca. So, papalamigin po natin ito kasi mas masarap po ito kapag malamig. So, ito na nga po, napalamig na po natin ang ating maha blanca. Ayan ang ating maha blanca. So, sana po nagustuhan niyo po ang aking recipe ngayong araw. So, huwag niyo pong kalimutan na isama ito sa inyong handaan ngayong darating na Pasko at New Year. Thank you for watching. Merry Christmas! Bye!